Mga idol, sa pangatlong laro nga po ng Lakers sa preseason, makinig ng mabuti mga idol, nagkaroon kasi muli ng panibagong problema ang kuponan ng Los Angeles Lakers sa paglaban nila sa Brooklyn Nets. Well, napabalita nga natin na talo ang dalawang magkasunod na laro ang Lakers, pero hindi nga yan ang tinutukoy ko na problema dahil ang problema nga ay nangyari kay Anthony Davis sa huling laro ng Lakers kalaban ng Nets sa China matapos nang ma-injured ito. Kaya sa ating bagong video mga idol ay pag-uusapan natin ang injury update patungkol kay Anthony Davis na ano nga ba ang totoong kalagayan ngayon ni Anthony Davis. Kung gusto nyong malaman mga idol ang buong detalye niyan, halina't samahan nyo kong alamin natin dito. Siyempre mga idol, bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin nyo rin yung notification bell button para wala kayong malampas ang mga videos natin dito. Balik nga po tayo sa first half lang nga po ng laro ng Brooklyn Nets at Los Angeles Lakers na ginanap sa Shenzhen, China ay nagtamo nga po ng sprained right thumb ang Los Angeles Lakers star na si Anthony Davis at dahil dyan, umalis nga po ito sa laro at hindi na bumalik pa. Ayon nga po sa ESPN, nagtamo nga po ito ng injury habang sinaswat ang bola sa kaligitnaan ng first quarter ng laro. At ayon rin nga po mga idol sa inilabas mismo na balita ng The Athletic, pagkatapos ng ma-injured si Davis, wala naman nga daw pong hindi magandang nangyari sa kanyang ligament. At naniniwala nga ang kuponan na nagkaroon nga ito ng grade 1 sprain sa kanyang right thumb. Mag-undergo pa nga ito mga idol ng MRI sa mga susunod na araw. Para sa inyong kaalaman nga mga idol, nakapag maintain nga po si Anthony Davis ng kanyang magandang kalusugan sa dalawang season na nakalipas prior noong 2018-2019 NBA season. Sa dalawang taon ngang iyon ay nakapaglaro nga siya ng parehong 75 games ngunit nalimitahan lang nga po ang paglalaro ni Davis last season sa New Orleans Pelicans dahil sa samot-saring injury na natamo nito at usap-usapang trade request nito sa kanyang dating team. Hindi nga siya last season nakapaglaro ng unang tatlong game dahil sa kanyang injury sa siko at siyam na games naman na hindi siya nakapaglaro dahil sa injury nito sa kanyang index finger. Hindi naman nga ganoon kalala ang mga nangyari sa kanya at kung pipilitin ay makakapaglaro naman nga po ito. Doon lang nga talaga siya mga idol na dali sa trade request niya. Kaya maituturing pa nga ito na isa sa pinakamagaling na big man sa buong liga. Bago pa rin nga natupad ang trade ni Davis sa Lakers, si Davis nga ang kanilang top target since nag-request siya ng trade sa kanyang dating team noon. Pero hindi naman nga natuloy last season ang hinihiling ng Lakers at ni Anthony Davis. Kaya sa pagtungtong nga po ng summer, hindi na nag-atubili pang ginawa na ng Lakers ang lahat upang makuha lang nila si Anthony Davis. At sa huli naman ay nakuha nila ito sa wakas upang maipang tandem sa four-time MVP na si LeBron James. Natupad naman nga ang pagkuha nila kay Davis pero sa buong summer nga ay naghahanap pa rin sila ng ipang dadagdag sa kanilang lineup upang makomplement ang James and Davis tandem. Kaya sa ngayon nga mga idol ay makakasigurado tayo na medyo mawawala ng kaunting panahon si Davis upang makapag-recover ito ng husto at wala nang iba pang di magandang mangyari sa kanya kapag pwinersa pa niya ang kanyang sarili. Aasahan nga natin na sa pagkawala ng kaunting panahon ni Davis, makikita natin mga idol na mas madalas sa loob ng court si Dwight Howard at si JaVale McGee. Well, sa pagdagdag nga po ni Anthony Davis sa Los Angeles Lakers, nadagdag rin nga sa kanila ang napakabigat na expectation na championship. Kaya ang kinakailangan na nga ngayon ay ang top priority ng team ay siguraduhin maayos ang kalusugan ni Anthony Davis upang mas mapataas pa ang kanilang tsansa ang manalo ng ika-17th na championship ng Los Angeles Lakers. Yan nga mga idol ang ating update ngayon kay Anthony Davis. Asahan nating mawawala siya ng kaunting panahon sa pagsisimula ng NBA season. So this is J-Zone TV mga idol. Maraming salamat po sa panonood.